guys, ito yung cargo hold bilge. Ganito kasi kip, tinatanggalan ko ng tubig. Dito na ako sa cargo hold. Ito yung nilinis namin nung araang araw, guys. At nag-apply kami ng chemical. Ito, malinis na, ready to load na. Ngayon ay mag-leak test kami tsaka mag-watering grease. Yung sa watering grease naman, malalaman nyo if may tubig yung bodega at mag-a-alarm yan sa bridge natin. So, lalagyan namin ng tubig yung watering grease at tatawag yung duty officer sa bridge. Ngayon, duty ni third mate. At tatawagan niya kami if nag-alarm na doon para malaman namin na gumagana pa yung watering grease system dito sa bodega namin. Tsaka ito yung cargo hold bilge, yan, kabilaan. Tinanggalan ko rin ng tubig. Ito guys, magsisimula na kami. Ito yung bilge. Tinatanggalan ko ng tubig para ready na pag inspection makapasa kami sa surveyor. At tsaka ito, madilim dito. At tsaka maliit na butas. Okay lang guys. Sanay naman ako pumasok sa butas kahit madilim. Gago! Hindi siya makakadetect ng tubig dahil nag-semento siya. Kaya kailangan tanggalin yung semento para matesting namin. Sir, pasok sir. Sir, magsimula na tayo sa cargo hold number 1, sir. Bagyan ko na ng tubig. Okay, sir. Ngayon buhay namin ang ilang test namin sa tumawag. Okay sir, may alarm na yung water. Pinipicturan na lang doon tsaka ilipat namin sa cargo hold number 2. Hey you, I saw you from the distance. Hey you, can we talk? Hey you, I think you're my subsistence. Guys, ito yung tinatawag na manhole or booby hatch. Ito yung entrance puntang bodega. Kaya tara guys. Ako guys. Ito yung view ng bodega galing si taas. Pinupunasan ko na to. Sinasounding kasi to guys if malaman mo if may tubig yung bodega at tsaka ito guys yung sa pipe niya. Inulugan niya ng sundalisa para madetect namin if may tubig. If nagkatubig o yung kargada para mapump out. Ito ko ngayon sa bilge. Punas ako, tinatanggalan ko ng tubig. Ito guys, yung sa loob ng bilge. Yan. Kahit-awis na yan din guys. Pero patapos na rin ako. A few moments later. Yung tawag yan ay sealing tape. Sinihipin muna namin para didikit siya ng maayos. Para hindi mapasukan ng next cargo yung bilge. Next cargo namin ay clinker cement din. Kaya kapag mapasukan siya at may tubig titigas, hindi na ma-pump out at malaking problema. Tell me up on your side. It's all for the best I will show.
namin sa cargo hold number 2. Ganyang kataas yung inakit namin. Ayan. 25 meters. 5 bodega. Exercise tayo ngayon. 3 bodega na lang yung titirahin namin na natakpan yung bilge, natanggalan ng tubig at mag-watering grease. And after that guys, dalawa yung madadaanan. Isang straight ladder. Ayan. Straight ladder. Dito na ako dadaan sa straight ladder. Ayan. Diretso na yan sa taas. Pero mas delikado yung isa. Ay Australian ladder. May frame siya pag-akyat mo. May frame. Mas safe. May railings. So guys, punta na tayo sa cargo hold number 3. Let's go. Matagal. What's up guys? Ganyan ang break time na namin ngayon. Pag nailis ka, ano? Ayan yung mga gamit namin. Diyan namin binababa. Ayan lubid. Mag-ira. Magbaba ka at pagpataas ng mga gamit. Kumita ng lubid. Tsaka. Ayan yung partner ko sa baba. Sa partner Al. Al Sandy Gahog. Tsaka si Boss Renato Balye. We are under way to Vietnam. Darating na kami bukas sa Vietnam. At ready to load na for the next cargo. Clinker cement dadalhin sa Long Beach, California at saka sa saan dadalhin yun? Long Beach, California guys saka Sacramento. Break time na break time. See ya! A few moments later. Tapos namin mag break time guys. Tapos ang ngayon ipapakita ko sa inyo sa loob ng bilge. Nandito na kami sa cargo hold number 4. Sisilipin natin kung gaano kasikip dun sa bilge na tatanggalan ko ng tubig. Guys, ito yung cargo hold na bilge. Ganito kasikip, tinatanggalan ko ng tubig. Ito yung foam gamit ko para masipsip niya yung tubig, guys. Gago! In case na may tubig dito, ito yung taga-subsub, guys. Kapag yun yung valve sa engine room, yan dito. Kung may tubig dito, puno, ito yung magpapakat, lalabas overboard. Yung bilge at akad na ako at mamaya kakain na kami. By the way guys, thank you for watching sa vlog segment natin ngayon na na-share ko naman yung buhay at trabaho ng Sima. Guys, yung bilge in case na makatubig yung bodega dito guys na papump out. Guys, tapos na kami magtrabaho. Kakain na kami ng lunch. By the way, thank you for watching my vlog today. Na-share ko naman yung mga example na trabaho ng seaman sa inyo. Guys, no hate, just love. Seaman Planet TV, don't forget to click the bell button and subscribe para updated kayo sa mga uploads ko.